Magandang araw mga kasanidad. Alas 6 pa lang ng umaga ay nandito na kami sa isa sa mga snail sites o cisto endemic area sa aming lugar, kung saan ay magsasagawa kami ng snail surveillance or malacological activity for Cystomyasis Control and Elimination Program or ECEP. Okay. Video gani. Nandito kami ngayon sa Cysto Snail site po namin o tinatawag din namin Cysto Endemic Area, kung saan magsagawa ang grupo namin ng snail collections para ma-determine kung nandito ba yung presence ng snail na pwede magdala ng cysto, yung tinatawag namin Oncomelania quadracis snail. Ang characteristics ng kuhol ay nasa dahon lamang siya nakatira sa gilid ng kanal. Kaya maaga kaming nagkandat ng surveillance kasi pag tanghali na, hindi na kaming magkita ng snail kasi ayaw nila ng mainit na panahon, lalo-lalo na pag masyadong tirik ang araw. Ang team leader po namin ay si Ma'am Regina Batalon, kung saan siya po ang aming DOH representative at 35 years na po siya bilang malacologist. Lilipat naman kami sa ibabaw ng sites kahit mga 10 meters. Adult na ni. Ayon sa guidelines na binigay ng Department of Health na dapat every 10 meters magsagawa kami ng sample, kung saan para ma-determine namin yung density o dami ng snail na aming nakulikta. Para doon pakilala ko muna. So, atin pong babalikan ang kinuha nating kuhol sa snail sites, kung saan sa kasalukuyan ay kinakras na ni Kim ang snail para ating malaman kung meron bang sirkarya ang naturang mga snail o kuhol. Dahil may nakita po siyang mga sirkarya. Sus, nagagahan mo, nagagahan mo. Tiklik daw siya, nagagahan mo. The infective stage of Cystoma japonicum. Sa lukuyang kinaklaro ni Kim at ni Sir Glenn yung snail na nakita na mayroong sirkarya.
So next step is record po natin kung ilan ba ang infection rate ng mga snail na ating nakolekta. Total snail collected po natin ay 219. 24 po nito ay mayroong circaria. So 24/219 × 100% equals to 10.9%. Maling malayo po sa 1% po ng Department of Health Standard. Since mataas ang infection rate na isinagawa nating snail survey,